NBA talks muna tayo, but first make sure you like this video at mag-subscribe. Hit na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. Ang player na merong 7 personal foul sa isang laro sa NBA history. Unbreakable na nga ang record na ito. Hindi na yan mauulit. Si Kyle Baldler ng Atlanta Hawks. 3 seasons itong naglaro sa NBA. Never nag-average ng more than 4 points and 3 rebounds per game. Pero nasa history ito ng NBA. The only player to have 7 personal fouls. Pero paano nga ito nangyari? Dahil lang sa hindi napapansin ng scorekeeper. Sa pagkuha niya ng kanyang 6th personal foul, nasa loob pa rin siya ng court. Kahit sino ay walang nakakapansin. Kahit yung kanyang pang-7 foul ay napansin na after ng laro. Naglaro siya ng 15 minutes, 2 points, 2 rebounds, and 7 fouls. Nangyari ito noong November 13, 1999. Next, naging trending last week ang Sacramento Kings. Dahil walang active NBA player ang nakaharap sila sa playoffs. Ganon kahaba ang kanilang drought. 16 years and counting. So, kailan ba ang huling date na merong active NBA player ang nakaharap sila sa playoffs? April 10, 2019, bago magretiro si Dirk Nowitzki. Siya ang huling player na nakaharap ang Kings sa playoffs. Yung last playoff appearance nila is noong 2006 pero nakaharap nila si Dirk is noong 2004 first round. At tinalo nila ang Mavericks that time. And hopefully, sa kanilang bagong roster ay makapasok na next season, acquiring Sabonis sa trade deadline. Meron ding De'Aaron Fox at head coach na si Mike Brown. Next, simula nang pumasok sa NBA si Nikola Jokic noong 2015, he made 33,251 na mga pasa at siya ang may pinakamarami on that span. A true team player at willing to involve his teammates. Also a perfect trait para sa isang MVP. Not the most athletic or fast pero he will be remembered in the NBA bilang one of the greatest passer in NBA history. Next, in order na malampasan ni LeBron si Kareem sa scoring leader ng NBA, next season ay kaya niya na itong ma-achieve. Kung maglalaro siya ng 82 games, kailangan niya lang mag-average ng 16.2 points per game. 18.9 points naman kung 70 games, 22.1 points naman kung 60 games, 26.5 points kung 50 games at 32.3 points kung kalahati ng regular games. Next, another weird stat from Rip Hamilton ng Detroit Pistons. Noong 2005, kalaban nila ang Memphis Grizzlies. Meron siyang 14 points pero walang field goal. Lahat ay sa free throw line. 14 out of 14. Tapos ang weird part, siya ang leading scorer ng team after ng laro. And second highest, si Tayshaun Prince with 13 points. Kung saan tinambakan sila, 101-79. Lastly, sa panahon ngayon na uso ang load management, papasok ang unreal stat ni Allen Iverson. Siya lang ang nag-iisang player sa buong NBA to average 40 minutes per game sa kanyang buong career kasama ang playoffs. He always led the league in minutes played 7 out of the 10 times ng kanyang prime. Noong 2001 playoffs, nag-average ito ng 46.2 minutes na playing time. Game 7 versus Toronto, 48 minutes, no rest. Si Iverson ay naglaro ng 71 playoff games tapos dalawang game lang ang nilaro niya ng under 40 minutes. And I just want to share na si Allen Iverson ang dahilan kung bakit ako naglaro ng basketball, nahilig sa basketball, childhood superhero ko nga ito. Started watching him noong 2005 tapos baby pa ako noong 2001 eh kaya meron lang akong CD tape nung The Answer to Know More. So, ayun lang naman. That's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.